Live po tayo. Ito po yung bigas natin galing Nueva Ecija. Dahil ho yung ating sana. Galing Nueva Ecija. Ayan po yung bigas. Ito po yung truck. Andito po yung mga bigas. Dahil po nag-vlog ako kagabi at tinamaan yung aking mga kapitbahay, wala naman ho akong pinangalanan, ay pinagtutulungan nila ho ako ngayon. Pati yung mga security guard, ayaw ho papasukin yung bigas na para sana sa taong bayan. Kung makikita nyo, galing ho Nueva Ecija itong bigas na to. Ayan. Kahapon ho, kinausap ko na yung head ng mga security na kung po pwede, sabi ko nga, in every rules and regulation, in every law, there always been an exemption. As long there is a justification, if it is for humanitarian and reason. Ngayon, dahil doon sa vlog ko kagabi, yung nangangalampag ako ng tao sa mga kapitbahay ko, wala naman akong pinangangalanan, ako ho ay pinag-iinitan ngayon ang subdivision namin. Dahil doon sa aking mayayaman challenge. Kaya ito ang bigas na para sa taong bayan, especially yung mga tigapayatas na walang makain, hindi ko alam kung saan ko i-discarga. Baka dito na lang ho sa kalsada namin i-discarga to. At pagka umulan mabasa, pakinabangan ho ng lumot yung ating mga bigas. Sige, buksan nyo na. At susubukan na lang natin ipasok dahan-dahan. Ganyan ho sila pagiging makatao nila. Alam nyo ho, nakakapanginig ng laman nakakapanginig ho ng laman. Nanginginig na ho yung laman ko ngayon. Paggising na paggising ko ho dahil doon sa ginawa kong vlog, pinagtulong-tulungan na agad ako, napakarami ko na akong tawag. Kaya ho itong truck na delivery, ini-impose nila sa akin yung rules. Yung rules ng Green Meadow na bawal ho nga lahat ho ng delivery is dyan lang sa, dito lang sa gate. So paano ko naman makakakotin yan, napakaraming bigas na yan. Bubuhatin ko isa-isa. Nakikiusap po ako na ibaba sa tapat ng bahay ko. Wala na akong pumapayag. Yan ang pakiramdam ko. Pinagtutulong-tulungan ako ngayon. Pero wala akong pakialam kahit makarating kami sa Korte Suprema. Kahit saan pa kami makarating, gusto nila magsuntukan kami. Wala akong problema. Hindi ko ititigil itong pagtulong natin sa taong bayan. Babukasan mo nga. At wala doon ang pinangako ko. Willing ako mag-suffer. Kagigising ko. Dahil ho napuyat ako kagabi. Ito yung mga bigas. Ito yung mga bigas. Pare Neil, huwag ka munang tumawag. Naka-vlog ako . So, ayan yung mga bigas. Ang dami ho yan. Isang mahabang truck ho yan. May isang truck pa ho. Ayan. Kaya lang hindi ko na ho siya maipasok. Kaya nahihirapan ho ako ngayon. Gawa ng paano ko ipapasok. Pinagtutulungan na ho ako rito. Katakot-takot na complain. Ino-complain na ako. Bakit daw ako nangangalampag? Ilalagay ko daw sa kahihiyan yung subdivision ko. Wala naman ho akong pinangalanan . Yan ho, i-vlog ko lang. Pero bakit ito para sa taong bayan? Kung makikita nyo, ani ho namin yan. Galing pa ho ng Nueva Ecija. Ayan ho. Nueva Ecija Palay Rice. Do not delay. Nadidelay ho . Ayan, nadidelay ho. Nahihirapan. Sige na, discarga nyo na. Akuti na lang ng expedition. Ayan ho. Katulad ho nung sinabi ko, ako ho'y maninindigan hanggang aki ako kung ano man ang mangyari nito. Hanggat yung mga putang ina hindi nagigising. Tinatamaan sila. Ika nga, yung vlog ko, bato-bato sa langit, ang tamaan, sapul . Bakit sila nagre-react? Ibig sabihin, sila yun. Ha? Live na naman. Bato-bato sa langit, ang tamaan, sapul. Shout out po sa 300,000 nanonood ngayon. Ayan ho yung bigas. Mahaba ito. 6x5 ho ito . Ito ho yung truck. Ayan ho. Ipamimigay ko ho yan. Mayroon pang isang mas malaki pa ho rito yung parating. Ayan. Ricky! Pakiusapan mo na si Sir, dyan ka nadadaan.
Ano? Nga kababayan, bagong gising lang ako. Sir, idol. Oh, ayan ako yung bigas. Wala ang problema ho. Ayaw ho papasukin, ayaw padaanin. Iniimposan nila ako ng rules na lahat ho ng delivery is dito lang sa gate 5. Pero kahapon ho, ipinagpaalam ko na yan. Iniimposan nila ako ng rules dito lang daw ho sa gate 5. Kasi ho, kino-complain nila ako dahil yung mga residente ay pinagtulong-tulungan ako dahil to sa vlog ko kahagabi. Eh wala naman ho kung binanggit na hindi mabuti. Hindi ho ba? Ngayon, bato-bato sa langit. Challenge lang naman tong angin eh. Bakit sila nagre-react? Eh di sumagot sila sa challenge. Ang dami nga ho, ordinaryong mamamayan, tinanggap yung challenge ko eh. Ha? Pero this time, sabi ko nga ho, taong bayan ho ito eh. Bakit nila dinidelay? Mamamayan na ho ito eh. Taong bayan ho, hangit na nangangailangan dito. My God. For God's sake. Ha? Nasaan ang pagiging tao nyo? Ang ayos-ayos kong nakiusap sa inyo. Sabi ko nga, kung para sa sarili ko lang, wala akong problema eh. Hindi ba sila natuwa na meron silang kapitbahay na kahit papano hindi man nila magampanan yung aking challenge kahit ako sumasagot? Hindi ba? Ayan mga kaibigan, yan ang totoong pangyayari ngayon. Hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako nag-aalmusal. But supposed to be, yung mga bigas na pupunta sa payatas daw, it's being delayed. Kaya, eto. Hindi ho talaga. Hindi ho makapasok. Wala na. Inimplyan na ho ko ng rules. Wala naman ang problema. Susunod tayo sa rules. Pero, humanitarian reason po ito eh. Bakit kailangan ganun? Nakiusap naman ho ko sa kanila kahapon. Bakit kailangan ganun? Sige na, diskarga nyo na yan. Ibaba mo na to. Oh. Yung payatas Quezon City nyo. Yung mga taga payatas Quezon City, andito na yung bigas nyo. Yung mga estudyante na naipit niya sa UP Los Baños, nandito na rin ho yung bigas nyo. Sige ito. Ha? Oh, saan? Oh, nakita mo. May clearance pa ngayon sinasabi. Eh, kausap ko lang sila kunsay kanina. Andali nga. Andali. Ano na namang kalokohan niya? Andali o, mga kababayan. At, patawag nga si sa opisina. Andali lang o. Sandali lang po at kakausap ako security guard. Chip, patawag nga o kay Johnny sa opisina. Andali lang o ha. Ito, nandiyan mama. Sa medical. O, 681. Mandali lang o. 681. Ricky! Maker ka ka na? O, umikot ka na ron. Tapos dito ka na lang tatambay sa likod. Pagbaba, karga na lang dyan. O, sige na. Ayos na yan. Paspasan mo. Avatar, subama ka na para i-discarga nyo. Sa loob ng bahay nyo na ipasok yan, ha? Kayo, discarga nyo na yung bigas dito. Ayo, dinadahan-dahan. Ha? Dito na lang sa gilid yung bigas, i-discarga. Ah, dyan na lang sa gilid. Oh. So, ayan, mga kapatid. Nakargahan na ho yung expedition ko. Personal ho yan, ako pa mismo. Ayan o. Oh, ayan yung mga bigas. Ayan. Ako po ay nakikiusap na kung maaari, sana kahit papano, ito naman ho humanitarian na alam niyo po, gusto pong gumalaw ng ating mga security guard. Gusto nila akong pagbigyan. Pero ang problema ho kasi, may order ho silang tinatanggap doon sa taas. Ako ho'y napagtutulungan na. Kasi ho, tinamaan ho sila eh. Eh ngayon, sa akin naman ho, yung sa akin yung aking ginagawa, challenge lang. Chip, di na. Di na, dito na lang. Baka papasukin na rin to. For the meantime, pinadidiscarga na eh. Eh ngayon, biglang umarap. Baka papasukin na para isang tuloy na lang. Oh. So, dyan na muna. Shout out sa 33 million viewers. 33 million, oh.
Grabe, no? So, ayan po. Medyo grabe. Kagigising ko lang, oh. Hindi ko alam. Baka after COVID, kung ano na mangyayari sa akin. Pero I'm willing to accept the challenge just to help our fellow countrymen. Sana po, panalangin nyo na lang ako. So, actually po, meron pa isang ganito. To, may isa pa akong ganito, mas maraming karga. Ayan. Sabi po ni nakakainis, di ko tuloy marinig boses de bossing. Ayan, hindi mo marinig boses ko? O, i-review mo ito. Now, this is a challenge to all the riches out there. Galaw kayo, tumulong tayo ngayon, nandito tayo sa kalamidad. Ha? Sabi ko nga po, yung vlog ko kahapon, kung tinamaan ka, para sa'yo yun. Ngayon, kung hindi ka tinatamaan, bakit ka magko-complain sa akin? I never violate anyone because wala po akong pinangalanan kahapon. Tapos ngayon, naiipit po yung mga bigas ng taong bayan. Ano, tamo, iniipit ang gagaling nila. Di po ba? Ayan o. Yan ay para sa taong bayan. Ayan o. Ngayon o, andito kami. Biruin nyo, galing ho pa noho ng Nueva Ecija ito. O, ito ay galing ho ng Nueva Ecija. Yan po ay inani. Nakita nyo ho? Ha? Nueva Ecija, Palay Rice. Do not delay. Ngayon ho, nadidelay. Alam nyo kung bakit? Pinagtutuluhan ho ako ng aking mga kapitbahay. Dahil tinamaan daw sila sa vlog ko. Ang dami ko hong tawag kanina. Sabi ko, demandan nyo na lang ako. Pero hindi nyo ako kayang kawatin. Yan ang pamamaraan ko para magsigising kayo. O, kung marami kayong tinutulong, bakit nyo ako i-complain? Kung kayo pala'y tumutulong, hindi para sa inyo yun. Ngayon, kung hindi kayo tumutulong at talagang tulog kayo, para sa inyo yun. Yun ang sinabi ko. Ganun lang ako kasimple. Bakit kailangan nyo ako i-complain, di ba? Kung kayo ang tinatamaan sa vlog ko, ay para sa inyo yun. Pagkita tayo sa korte, demanda nyo ako, pero wala akong binigay na pangalan. Ha? Ngayon, ayaw nyo bang maramdaman na may tika Green Meadow na tumutulong? Di po ba? In behalf of the Green Meadow Subdivision, kami po ay makatao. Tutulong po kami. Ayan po yung aking advocacy. Kumbaga lahat tayo, kasali ko rito. Di po ba? Lahat kayong kapitbahay ko, kabahagi nito. Ngayon, kung tinatamaan ka sa challenge ko, ibig sabihin, ikaw talaga yung pinatatamaan ko. Ngayon, kung malinis ang puso at konsensya mo, animal ka, hindi ka tatamaan. Hindi mo ako i-complain. Bakit? Para sa taong bayan to eh. Ang dami na nga sumagot sa challenge ko eh. Yung mga ordinaryong magtitinda ng baseball, sumagot sa challenge ko, di ba? Sumagot sila. Makikita nyo naman sa Facebook ko, I accepted the challenge of Sir Francis Marcos. Di ba? Alam nyo po, pag nagsalita ako, hindi po bunga nga yun. May gawa ko yun. Ganun o kasimple. Ha? Eh, pero kung ngayon, kung i-complain mo ko ba, eh, tinatamaan ka. Kung ngayon, kung sino ka man tinatamaan ka, eh, kupal ka, ikaw talaga yung pinatatamaan kong animal ka. Nakakagigilo eh. Hindi pa ako nagkakapin, hindi pa ako nagmumumok. Inaasahan ko ito, ididiskarga ito sa harapan ng aking bahay bago ipa-deliver dyan sa Payatas at kung saan man natutulungan. Yung mga estudyante, mahigit 1,000 estudyante sa UP Los Baños, nangakuha ako ng bigas, eto na. Doon yung 100 kabas sa Payatas, ipinangako ko kahapon yan, eto na. Di po ba? Ngayon kagabi ho, nag-Facebook live ako. Kumbaga nangangalangalampag lang ako ng mga kapitbahay. It is just a vlog. Wala akong personal, hindi ho ako nagpanggit ng pangalan. Abay pagising ko ho, sinabing ikinomplain daw ako. Eh kahapon ho, ipinakiusap ko na. Eh paano ko dadalhin sa bahay ko? Eh kalahating kilometro pa ho layo ng bahay ko. Di po ba? Ngayon yung truck, andito. Hanggang ngayon, di ho makapasok. Ngayon, dadahan-dahanin na lang ho nga po din. Gaano ho ka-uneasy? Sabi ko nga ho, in every law, there always been an exemption as long there is a justification. Especially if it is for humanitarian reason. Di ho ba? Ngayon, 100,000 yung active na nanonood sa akin ngayon. Ayan o. Saan kayo galing? Nueva Ecija, di ba? Oh, galing Nueva Ecija ho, yung Palay. Ito mo kung gano'ng karaming viewer, 100,000 yung active na nakakakita sa akin. Pinakamalaking vlog yan. Walang sinabi lahat ng vlog. Kasi humanitarian. Ngayon o, naiipit. Oh, kanina pa ho ko ng Gigalaite. Pero nais kong pasalamatan ang pamunuan ng Green Meadow.
pasalamatan ng pamunuan ng Green Meadow. Especially yung mga matitinong nakatira at mababait, ha? Na tumawag po sa akin at sinabing pasensya ka na Francis, na violation, napa-violate ang rules natin. Sabi ko wala akong pinangalanan. Ngayon, sabi niya, dito ka na mag-vlog sa labas. O ayan, nandiyan ako ko sa labas, nagba-vlog ngayon. O eto. Eto yung mga bigas. Ah. Ang dami ho niyan. Hello, Beth. Hello. Ah, naka-vlog ako, Beth, naka-live ka. Narinig ng kalahating milyong Pilipino kung ano yung sasabihin mo. O, mamaya na. Ayan. Ayan po mga kapatid. Nakita mo yung vlog ko kahapon? Oh, wala. Binira ako. Oh, ngayon, hindi na ito makapasok tuloy. Pero walang problema. Nakita mo kung gano'y viewers natin? Tingnan mo. Okay na nyo. Wala kayong suporta. 100,000 live. Active. Meron ba nag-live ng ganyan? Wala, boss. Meron ba nag-live ng ganyang karami? Wala, boss. Oh, ayan. Sa taong bayan yan. Nakikita ng taong bayan kung ganong karaming nanonood ngayon, kung anong sitwasyon meron sa akin. Pero sa katulad doon sinabi ko, wala ako kung pakialam kung ano mangyari sa akin kinabukasan. Ang importante ito pa rin ko yung sinabi ko. Yung adhikain ko para mabigyan natin yung ating mga kababayang mamamatay na sa gutom. Ayan. Ayan o. Bigas naman yung itidilipas sa loob ng bahay. Yes. Bakit sa niya? Yan. Ay, importante para sa taong bayan pa to. Kaya nga po, hindi naman para sa inyo. Oo. Para sa mga nagugutom. Oo, Kaso, wala pa to sa kalahati eh. May kasunod pa eh. Imbis na mapabilis yung pagtulong. Oo, imbis na mapabilis mo sa sabi ko nga o, in every law, there always been an exemption as long there is a justification. Yung nga hun checkpoint ng kapulisan na pinagdaanan, pinalusot po sila. Bakit po? Ano ba ang nakalagay? Ano ba ang nakalagay? Nueva Ecija, Palay Rice, do not delay! Galing ho ng Nueva Ecija to. Alam nyo yung kakainin ko na lang. Ibibigay ko pa sa tao. Tapos ito ang nangyayari, pinagtutulungan ako ng kapitbahay ko sa subdivision dahil doon sa ginawa kong vlog kahapon. Bakit hindi naman ho sila yung tinitira ko? It's just a vlog. Wala ho ko nilagay na pangalan eh. Eh, di ba? Kung mabuti yung ginagawa mo at talagang nakakatulong ka, dapat proud ka. Hindi ikaw yung pinatatamaan ko. Ngayon kung magkukomplain ka pa at wala ka namang ginagawang mabuti sa kapwa mo, eh ikaw talagang animal ka yung pinatatamaan ko. Putang ina, kahit saan tayo magkita, hindi kita aatrasan. Wala akong binigay na pangalan. Di ba? Ngayon, kung tinatamaan ka sa vlog ko, o ikaw talaga yung pinatatamaan kung hindot ka. Ngayon, problema mo yon. Ngayon, kung hindi naman ikaw yung pinatatamaan ko, at ikaw na may mabuting tao, aba, pinapalakpakan kita. Mabuti kang tao, kasama ka dito sa advocacy ang ginagawa ko. Di ba? O ayan. Kung sino ka mang hindot ka, na wala ka namang ginawa, at tinitira mo pa ako. O ayan, 1,000,000 Pilipino live na nanonood ngayon kahit tingnan mo. Ha? Pinakamalaking vlog tong ginawa ko. Ay, ito na yung pinakamalaking vlog na nangyari sa buong kalakaran ng pagbablog. Ito na yung pinakamalaki. Na active 200,000 yung nanonood sa akin. Okay? Active yan. O ngayon, kung mabuti kang tao, kaibigan kita, hindi para sa iyo yung ginawa ko. It's just a vlog, okay? It's just a vlog. Wala akong pinangalanan. Pero kung hindot ka, tinatamaan ka, para sa iyo to, yung 200,000 tao, galit sa iyo ngayon. Pinipigilan eh. Di ba? Galit sa iyo ngayon. Pinapahirapan mo ko, hindi ako yung pinahihirapan mo, taong bayan. Yung nagugutom na nangangailangan nito. Ako, hindi ako yung pinahihirapan mo. Kaya kong mabuhay, kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Pero nakakagigil ka kung sino ka mang hindot ka. Huwag kang magpapakilala sa akin. Alam mo kung bakit? Pag nakilala kita, pipitsarahan kita, dadagukan kita sa harapan ng nanay at tatay mong animal ka. Nakakagigil ka. Di ba? Nakakapanginig ka ng laman. Yun yung totoo nun. Hanggang ngayon po, mga kaibigan, alas 11 na ho. Yung bigas natin, nandito parang. Tenga. Nakatenga pa ho eh. May darating pang chat.
Meron pa. Oo. Alam nyo, ngayong araw na to, idineclare ko ho na yung natitirang pera ko, yung 20 million na liquid ko, ibibigay ko ho lahat sa taong bayan ngayong araw na to. Yung lahat ho ng liquid ko, ibimimigay ko na ho yun. Wala na ho kung pakialam kung ano mangyari. Actually, yung liquid ko ho is, magmula nung nagsimula yung lockdown, may 100 million ho akong liquid eh. Pero dahil sa hinaba-haba na ho ng lockdown, at gusto ko pa hong makatulong, wala na ho kung pakialam kung maubos pa yun. Hindi ho yun ang concern ko. Ang concern ko is matupad ko yung ginagawa natin. Matupad ko yung ating ipinangako sa taong bayan. Bakit ho? Wala akong tao ngayon eh. Naiintindihan ko ang gobyerno. There is no income coming to the government. The government are paralyzed. Higit tayong kailangan ng taong bayan at ng ating gobyerno. Kaya ho, lahat ng mga kakaibigan kong mayayaman at yung mga mayayamang nakikinig pa sa akin, hindi ko ho kayo tinitira. China-challenge ko ho kayo. Kung panonoodin nyo ho yung ibang vlog ko, chinalis ko si Levi Ignacio, chinalis ko si Res Cortez, chinalis ko si Carlo Aquino. Ayun naman ho, challenge lang. Ngayon, kung wala ho kong pinapangalanan eh. Di ho ba? It's just a vlog. Ngayon, kung dahil just sa ginawa ko, aba, tinamaan ka, problema mo yan. Hindi ko ho yung problema. At least wala ho kong binanggit na pangalan. Pero yung mga pangalan binanggit ko, Carlo Aquino, Rafael Rosel, Res Cortez, Levi Ignacio, Rob C. Yan ho ay challenge eh. Chinalenge ko sila. Pero yung pigilan nyo, yung para sa taong bayan, putang inanak, anong klaseng tao kayo? Tao pa ba kayo? Hanggang ngayon, no, naghihintay pa rin ako sa pamunuan ng Green Meadows kung papayagan po nila to na kahit papano, hindi po tayo ganong mapagod. Humanitarian ho yan eh. Yung mga gwardiya ho naman natin, wala akong magawa. Sumusunod lang ho sa utos. Di ho ba? Actually, dalawang truck ho yan. Ito lang yung nauna. May mas malaki pa. Ayan o. Ayan. Ito, makikita nyo. Ayan, galing ho ito ng Nueva Ecija. Ha? Nueva Ecija ho galing yan. Ayan, mga bigas na yan. Ayan. Ah, hinahakot na ho dun ng expedition. Ang init ho. Pero wala akong problema kahit masunog ako. Makatulong lang sa mga mamamayan natin. Ah, shout out! Ilang viewers? 153,000 live! First time. Oh my God, first time. Ganyan tayo kamahal ng ating mga supporter. Mga kababayan, ang tanging hiling ko lamang po sa inyo para ipagpatuloy ko itong ginagawa ko. Please, watch, like, and subscribe my YouTube channel. Sapagkat baka ho itong Facebook ko, mawala na naman. Nawala na ho yung page ko, hindi ko na ho na-recover. Baka itong Facebook live ko, mawala rin ho. Kaya ho kung maaari, pakisave nyo na ho itong vlog ko, pakisave nyo na ho itong live ko. Tapos pakipollow na lang ako sa YouTube. Ha? Francis Leo Marcos, ha? YouTube channel ho. Kahit paano, kung ano man yung magiging hanap buhay dyan sa YouTube na yan, itutulong pa rin natin sa ating mga kababayan. Shoutout po sa 170,000 viewers. First time, ano nangyari? Oh, first time may mag-live na ganyan. Ayan. Tapos puro galit pa sa mga hanap. Hindi, puro pagmamahal yung binibigay nila sa akin. Thumbs up and like. I love you guys. Alam nyo po, kayo na lang yung nagiging lakas ko. Pero bago ko po ibabato, kung ano man po mangyayari sa kapalaran ng bigas na to, ito po talaga ay para sa mahihirap, especially para dun sa mga kababayan natin taga-Payatas. Hanggang ngayon, nakatenga pa ho rito at hindi ako binibigyan ng clearance makapasok para maidiskarga. Ayan po. Hindi ho nila ako binibigyan ng clearance para maidiskarga yung ating mga bigas. Ayun nga yata, mukhang bibigyan po tayo ng clearance. Kapag nangyari po yun, papupurihin ko po ang lahat ng aking mga kababayan. Pupurihin ko po lahat ng aking mga kapitbahay. Pasasalamatan ko po sila. Pasasalamatan ko po silang lahat. Ayan o, mukhang papayagan po. Hindi po natin alam. Ayan, para sa taong bayan o yan, kinakausap ng ating mga security guard yung kapulisan at alam niyo po, mag-hi ka muna. 200,000 viewers. Live yan. Hindi kita binibiro. Nakita mo yung viewers, oh. Ayan po. Yung mga mababait natin security guard. They are willing to extend kung ano man. Pero susunod po tayo sa protocol. Mamonitor daw si... Susunod po tayo sa protocol. Sige.
Ah, yun na nga, dito na lang manggagaling. Oh. Pwede na, discard ka rito. Ah, discard ka na lang dito. Tapos hahakuti na lang expedition. Yung tao mo na lang mag-pick up. Ah, sige, wala. Dito lang nila dito. Ah. Out na sila. Ah, sige, okay. Tapos yung mga tao nyo na lang, sir, yung... Mag-pick up. Ah, yan po. Yan po yung gagawin. Okay. Through expedition. Okay. Oh, maraming salamat to. At pinayagan din tayo ng pamunuan ng Green Meadow. Medyo may hirap nga lang unang konti. Pero wala akong problema. Ganun talaga. Ang importante ho rito, itong bigas na galing Nueva Ecija ay makarating po sa ating mamamayan. Ha? Makarating sa ating mga mamamayan. Ayan po. Kung makikita nyo po, Nueva Ecija palay, rice, tulad delay. Yan po ay ani ko, hinarvest ko ho sa Nueva Ecija. Galing pa ho ng Nueva Ecija para sa ating mga kababayan. Ito lamang ho yung una at may parating pa ho na isa pang truck delivery. Ayan po, ayan. I-discard ka na po yung ating mga... Ayan. Ayan. Ayan o. Yung ating mga kabigas. Ito ho. Para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kapulisan, para sa ating mga security guard, para sa lahat ng mga taga-UP Los Baños na naipit na 1,500 student na walang makain, at yung mahigit 600 pamilya dyan sa Payatas, Quezon City. Ito po, yung kasunod po, yun po yung ibibigay natin sa Caloocan, yung isa pa hong truck. Ah, yun o, yung para sa Caloocan at yung iba pang humingi ng tulong sa atin. Ah, ulitin ko po, ako po ay taga Green Meadow. May puso po ako para sa tao. Para sa lahat ng mga kapitbahay ko, mabuhay po kayong lahat. Hindi lamang po para sa credit para sa akin to. Credit ng subdivision natin to. Yun lang o. Yan, pakidiscard ka na. So, mga kababayan, please like, watch, and share this video. Magpapaalam na ho ako, update ko po kayo kung ano na po ang nangyari. Maraming salamat po, mabuhay po kayong lahat. Hanggang dito na lamang po yung aking live.